Mabahong hiniga tips. Gusto mo malaman? Turo ko sa'yo. Panoorin mo ang video na to. Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, G of Jillian's TV. Ngayon guys, meron lang naman ako sa inyo ibibigay na simple tips tungkol po sa pag-aalaga ng ating ipin, lalo na po kung ikaw ay naka-pustiso lang. Gusto niyo ba malaman guys kung ano sinasabi kong pag-aalaga sa ipin na pustiso? Meron po akong kunting tips or meron po akong simple tips lang para mabawasan ang pagiging bad breath, lalong-lalo na sa mga nakapustiso nating mga kaibigan, kamag-anak. Kung hindi niyo po sila na sasabihan na bad breath po sila, panoorin niyo na lang po yung video sa kanila. I mean, ipanood niyo na lang po yung video ko sa kanila. Ito lang yan guys. Para mabawasan ang pagiging bad breath, kumuha ka ng isang basong tubig, ilagay mo sa ilagay mo siya sa isang tabi, tapos lagyan mo siya ng isang kutsarang asin. And then ibabad mo yung ipin mo doon ng kunwari, natulog ka ngayong gabi, kinumagaan mo na siya kunin. Kinumagaan mo na siya suotin ulit. At saka nga pala guys, yung ipin na yon, yung post-it nyo na yon, kapag naibabad nyo yun sa asin na may tubig, kapag sinuot nyo po yun, ay medyo sisikip po yung ipin nyo, yung gilagid nyo, yung pinaglalagyan po ng ipin, sisikip po yun. Pero okay lang po yun. Mga ilang minuto nyo lang po mararamdaman yung sakit na yung sikip. Siguro mga 1 minute or 2 minutes, ganun lang po. Para po maiwasan yung pagiging bad breath, yun po yung gawin ninyo araw-araw bago po kayo matulog. Patapos nyo po sa buong araw yung suot yung post-it nyo, ibabad nyo po siya sa isang basong may asin or basta lagi pong may takip. Kuha po kayo ng grapon or baso na may takip. Basta may takip po, kasi kapag hindi nyo po yun nilagay sa may takip, baka mawala po. Kunin po ng mababait. Kasi hindi ko po alam. Basta alam po, kapag walang takip yung baso, tapos marami kayong mababait, marami kayong daga, kinukuha po nila yun. Lo, bawala ka mo, walang ka ng ipin. Joke lang. Hindi, basta lagi lang po may takip. Para na rin po sa ano, sa safety nung post-it nyo. Kasi ba mamaya mapaglaruan po ng mga bata, ng mga alaga nyo, mabasag po yung ipin nyo. Di magpapanibago po kayo magpagawa, di ba? Ganun lang guys ang gawin. Kumuha ka ng isang basong tubig, ilagay nyo po yung ipin nyo sa may asin na tubig, ibabad hanggang buong gabi, pinaumagaan mo na suotin. At saka, dun mo marirealize na unti-unti pong hindi ka nagiging bad breath. Kasi nga, yung ipin natin na post-it, kapag naka-stay lang siya sa ipin mo, tapos itinulog mo siya, babaho po talaga yun. E since naman talaga normal naman sa mga tao na talagang minsan nagiging bad breath kasi dahil sa mga kinakain natin, ano pa po sa mga naka-pulse-tit lang. Kaya kailangan nyo po pangalagaan yung pulse-tit para hindi po ganun kaano yung amoy. Kasi di ba ang pangit makipag-usap ko, gaganun yung katausap mo, tatakit ng ilong. O, di ba nakakahiya? Kaya kayo guys, para iwas takip ilong ang kausap nyo, gawin nyo sinasabi ko. Promise, mababawasan ang bad breath nyo or mawawala pa ang bad breath nyo. So, yun lang guys. Iwas bad breath tips. Bye guys!